Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang gabi ito, Opinyon. Makakasama niyo kaloob ng 30 minuto. Pag-uusapan ang mga maiinit na isyu. Mapalokal man, national at international. Sa iba news headlines, sa balitang lokal, isang OFW sa Dubai, nasa death row. Magulang ito muling nanawagan. Pondo na 4 million inilaan sa kalihilangan 2017. Mga aktibidad kasado na. Samantala sa balitang national, 1,000 peso pension hike delay. Pinaliwanagan ng SSS. Pangulong Duterte, pinangaralan ang mahigit 300 pulis na nahaharap sa iba't ibang administrative charges. Sa balitang international, Prime Minister ng United Kingdom, hinihimok ng Israel na magpataw ng sanksyon laban sa Iran. At media na sa likod umano ng pagpapakalat ng peking balita ayon kay Trump. Brigada Belinda, mga kabrigada, pag-usapan na natin at turang mga balita, unahin natin itong tungkol sa panawagan muli ng mga magulang na isang OFW na nasa death row doon sa Dubai. At ito'y dahil sa tangkang paghalay sa kanya ng kanyang amo at napatay niya ito. Alam mo, Brigada Belinda, saan sila humingi ng tulong? Mm-hmm. Sa SP Jensen. Mm-hmm. Ang aking tanong, with all due respect, yes, sa mga miyembro ng SP, tila yata napakalayo nitong entity na ito para mapakinggan ang itong gobyerno ng Dubai para wag nang ituloy itong pagbitay sa naturang OFW. Sa tingin ko naman, Attorney Khan, mga kabrigada, parang last ditch effort ng parent ng ating biktima, kasi sa tingin ko ay meron ng ginawa ang ating DFA doon sa Dubai mismo, pero syempre as a mother, gusto mong kahit anong opportunity, kahit anong available na resource ay gagawin mo at i-maximize mo para lang matulungan yung anak mo. Yan yung mahirap, Brigada Belinda, talagang napakasaklap ang sitwasyon ng ating mga OFWs. Ito hindi bagong kwento eh. Yes. Itong mga sinusubukang halayin ng kanilang amo ng mga manyakis at napipilitan na dumipensa sa kanilang sarili hanggang mapatay ang kanilang mga amo. Mm-hmm. Talagang ganito parati ang kwento at you know, itong problema ito sana magkaroon na ng solusyon at tila yata patuloy na nangyayari ito eh sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may mga OFWs. Alam mo, Attorney Khan, itong sinasabi ko kahapon, ang opinion kahapon po ay we were focusing also on the 900 jobs na domestic helper na available sa ibang bansa. Mm. Ang sinasabi ko doon, kabriga ng Attorney Khan, is hindi tayo dapat magbunyi or maging masaya kung mayroong 900 jobs available for domestic helpers kung hindi natin ma-secure ang kanilang safety doon. Kasi tingnan mo ngayon, kahapon 900 jobs available, ngayon meron na namang nananawagan kasi ang anak niya ay bibitayin kung hindi ma-reduce yung penalty. Tama. At kung sakaling matuloy na magkaroon nga ng mga OFWs na papasok dyan sa 900 yes available jobs na yan, ang tanong, Brigada Belinda, ilan kaya sa kanila ang mabibiktima at magiging katulad ng sitwasyon dito sa OFW na nasa death row ngayon sa Dubai? Yes, that's right. Hindi talaga siya, alam mo mga kabrigada, dapat talaga na kung tayo ay magpadala ng mga domestic helpers sa ibang bansa, ay dapat meron silang training or orientation kung ano ang dapat galaw nila at galaw ng amo na umalis na sila. Yan. At nasaan ang embahada, yes, halimbawa, anang Pilipinas sa mga lugar na yan? Dapat sila ang nandun eh. Mm-hmm. At maagap sa kanilang pag-responde. Ang problema lang, tila yata pahirapan pa rin eh. Kahit na nandun na sa mismong ere, itong mga embahada natin, sayang lang yung binabayad natin sa mga taong yan. Mm-hmm. Wala rin nagagawa para tulungan ang mga OFWs. That's right, Attorney Khan. Bagitin ko lang, hindi ba, Attorney Khan, kung ikaw mismo ay nagtatrabaho sa isang empleyado, kung makita mo na may mga sinyales na ikaw ay gagahasain, o ikaw ay hahalayin, o ikaw ay aabusuhin, dapat hindi pa mangyari yung actual act, umalis ka na. Ma-sense yan kung mayroong orientation yung ating mga kababaihan na pupunta sa labas. Ang problema lang dyan, kung ganun ba kadali, halimbawa yung pagtakas, yes, baka wala rin silang ganung
sistema para makahingi ng tulong. Baka yes. yung mga cellphone na yan, at iba pang mga gadget no na mm-hmm. kailangan para makahingi ng tulong, baka hindi rin pinapayagan na sila ay magkaroon ng ganun. Mm-hmm. At iba pang mga hadlang, kaya nga kinakailangan talaga na intervention ng gobyerno. Mm-hmm. At yung pag-screen, halimbawa, no, kung sa doon sa magiging mga employer, yun yung pinaka-importante at yung mga agency. Ah, ito yung may role rito eh. Mm-hmm. Baka yung mga kanilang napipila ng mga amo, hindi na sa-screen ng mabuti, mm-hmm. basta lang na mayroong mapaglagyan doon sa That's mga right. kliyente nila na mga OFWs. Agree. Samantala, pondo na 4 million pesos inilaan sa Kalilangan Festival 2017 mm-hmm. ang mga aktibidad kaugnay rito kasado na. Mm-hmm. Plus 2.5 million yan, Bigana Belinda, kasi yung MSU na may hawak muli ngayon, mm-hmm. at itong festival na ito, sila ay kukuha ng sponsorship mm-hmm. na worth na 2.5 million sa pribadong sektor. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag nakuha yun, 6.5 million, pero maliit pa rin eh. Maliit pa rin itong naturang budget. Hindi tulad nung, halimbawa, sa Kanayawan Festival sa Davao, mm-hmm. itong Sinulog Festival sa Cebu, at iba pang malalaking lugar mm-hmm. kung saan yung kanilang mga budget napakalaki. Kaya nga, en grande ang kanilang mga festival. Mm-hmm. Di tulad sa atin, with all due respect, eh, kakarampot ang budget. Kaya wala tayong aasahan na yung magarbo na celebration, halimbawa. Mm-hmm. Ah, itali ko lang, Atty. Kan, sabi niyang git mo, Cebu, at meron pang Iloilo, hindi ba? Napakagara po na kanilang presentasyon at saka talagang supported ito by budget. Ito lang, Atty. Kan, sa mga panahong dumaan na po, ay tinatanong natin palagi kung meron bang kita ang isang festival. Mm-hmm. So, meron ba talaga bang kumikita ang isang festival na yan or ginagawa na lang natin yan for tradition purposes? Kasi ang sinasabi nga nila is isang festival daw, isang economic enterprise din yan na pwedeng kikita ang ating syudad. Pero sa tingin ko po, parang hindi tayo kumikita dyan. Parang ito lang ay isang tradisyon na gusto nating ipagpatuloy para makapangalan tayo in the area of festival at also in the area of tourism. Lumalabas, I agree with you na wala nga tayong kinikita. Kung meron man siguro, ay sunod, baka bariya-bariya lang. Mm-hmm. Pero again, napaka-importante ito na venue para maipahayag natin yung ating kultura mm-hmm. at may pagmalaki sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pero ang question always, nakaka-attract ba tayo ng maraming mm-hmm. turista? That's malokal right. man o itong mga foreigners natin. Kasi ang kinakailangan natin, dapat ma-promote yung kultura, ma-promote kung ano yung meron sa atin rito. Mm-hmm. Pero kung sakaling kukunti lang ang nahahatak natin rito, para kipa na magkaroon tayo ng festival. Kaya dapat nga, malaki talaga ang budget. Kasi yun ba yung pinaka-bottom line? Mm-hmm. How can you, halimbawa, come up with events na talagang makaka-attract kung sakaling limitado ang budget? Mm-hmm. Hindi talaga magiging ganun ka-attractive. Mm-hmm. So ang kinakailangan rito, maglaan talaga ng dagdag na pondo at sana may mainganyo pa na mas maraming mga nasa pribadong sektor para sumuporta rito. Oh, ayoko naman maging prophet of doom, mga kabrigada, Atty. Kan. Pero sa tingin ko po, yung sinabi nga ni Atty. Kan, napakaliit yung budget. At kung maliit ang budget mo, do not expect na ma-promote yung iyong activity. Mm. Ilang beses na po niyang sinabi, mga kabrigada, na kailangan ng communication plan ang isang festival na dapat ay magarbo. Wala nga tayong communication plan na talagang kailangan nating pumasok sa iba't ibang mga vehicles or medium sa Manila para malaman na merong event dito na ganun. Parang ang ating concern lang is locally malaman ng mga karating bayan natin, karating probinsya, and then ganun lang ang ating level ng attraction. So ibig sabihin, ganun lang ang level ng attraction natin, ganun lang din ang level ng ating ma-attract to come to us. So parang ang tingin ko is, ano ba ang kanyang kahulugan at ang kanyang rational kung bakit gagawin natin ito kung wala man lang tayong mas bigger concept or mas bigger appreciation of what we're doing. Sabagay, on the other hand, yung pagiging practical, no, na wag lang tayong umasto na malaki. Mm-hmm. Okay na yung 4 million mula sa lokal na pamahalaan at bahala na. Kung sakali ba nagdagan ng 2.5 million. Mm-hmm. Sa isang banda, maganda rin. Mm-hmm. At nakakatipid tayo at yung ibang pondo gagamitin na lang sa mas iba pang makabuluhang bagay. Mm-hmm. Pwede rin ganun na argumento. Pero ito kasi pag pinanindigan na natin, yes. Dapat talaga magkaroon ng sapat na pondo. Mm-hmm. Yung Survey Festival nga, di ba? Napakatindi ng pangalan at talagang dinarayo na. Mm-hmm. Dahil nga yan, sa bongga yes. ang kanilang mga events within the festival. At sana, ito'y maging challenge sa ating mga nasa lokal na pamahalaan para masiguro na next time, magkaroon naman ng mas attractive
na mga features ito natural festival. That's right. Samantala sa balitang national, 1,000 peso pension hike delay, pinaliwanagan ng SSS. Mm-hmm. Take note, ha, 2 gives ito, ha. Yes. 2,000 ito na pension hike. Yeah. Yung 1,000 muna, yung another 1,000, eh nasa bandang kwampo eh. 2019 ba yun o 2022 pa? 2022. Oh, 2022 pa. Oh. Biro mo. Eh ngayon, ang pinag-usapan, 1,000 lang. Mm-hmm. Pahirapan pa. Napakatagal naman. Sabi, Enero. Mm-hmm. Ngayon, Pebrero. Pebrero na ngayon. Wala pa rin eh. Mm-hmm. At meron pa daw inaayos na papeles. Nasa kwa na daw. Office of the Executive Secretary. Yung resulta ng too much bureaucracy sa ating bansa. At on top of that, Attorney Khan, I think ito isang resulta din ng mga marami pong mga pangako ni President Duterte na ayaw niyang mapako. Kasi Pangulong Duterte naman, kasi pinagbibida mo yan na gagawin mo. Ngayon, naiipit ang gobyerno. Kasi ang sinasabi ng kanyang mga economic advisors, mga kabrigada, is hindi talaga kaya ng gobyernong magbigay. Pero gusto ni President Duterte ibigay, kaya ibigay na. Pero kahit ibigay na ngayon, ay dumadaan pa rin sa bureaucracy. Kaya nga, yun yung problema. Iba yung lumalabas sa bibig ng Pangulo. Yes. Iba rin yung execution. Kaya nga dapat maliwanagan yung ating mga retiradong miyembro ng SSS. Talaga nag-aapura na sila. Yes. Kahit 1,000 lang yan, pero malaking bagay na para sa kanila. Yes. Yes. At habang tumatagal, lalo mo silang, ewan ko ba kung sorpresa ang tawag dito, pero hindi sorpresa ito eh. Pinag-aantay mo sila sa kakaramputi. Mm-hmm. At napakakawawa, yung bang adding insult to injury at tila yata nananadya ang gobyerno na yung bang, sige, mag-antay muna kayo. O, di ba? Huwag pa sana kayo maging atat. At I just can imagine itong sitwasyon ng mga retiradong miyembro ng SSS na hanggang ngayon eh, nakakampa rin, tingala sa langit at nakahaantay ng grasya. Eh, palagi naman talaga ang mga tao sa tayo mga tao, palagi po tayong naghihintay sa gobyerno. Eh, ganun naman talaga, di ba? We are always waiting on government. For lack of foresight of government, we wait and then we suffer. Ito lang mga kabrigada, alam ko po yung 1,000 na yan ay talagang nakakatulong sa mga retiree, lalo na yung may mga maintenance medications. Yeah. Kasi yun ang kanilang pangdagdag doon sa kanilang mga gamot. Hindi easy ang maging old in the country. Kasi iba ang ating kultura dito. Hindi tayo nilalagay sa mga housing for the aged na pwedeng i-take care tayo doon. Eh wala naman tayong magandang welfare system. Kaya hindi pwedeng ganun sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan nila yung 1,000 pesos na yan. Pero ito nga, Attorney Khan, ang sinasabi nga, too much, too soon yung pinagsasabi ni Presidente. Siguro baka pwedeng hindi muna siya magsasalita kung hindi niya nakakausap yung mga taong tumutulong sa kanya na ma-actualize yung kanyang gustong gawin. Tama yan. Walang coordination eh. Yes. Lumalabas at talagang pag nagsalita ang Pagulo, oh, ito ang gusto kong mangyari. Pero subject sa execution, yun yung problema. At tila nga may kabagalan kasi lumalabas na daraan doon sa mga proseso. Kala ko pa i-abbreviate na yung proseso. Kasi, kana, change has come already. Mm-hmm. Kasi bago ng Pangulo. Yung pala ganun pa rin eh, mabagal pa rin. Simpleng 1,000 lang. Mm-hmm. Di ba? Hindi pa rin maibigay, hindi pa rin mai-release dito sa mga retired members ng SSS. Mm-hmm. Ewan ko kung hanggang kailan sila mag-aantay. At take note, ha? At pagnatanggap na nila, mag-aantay naman sila till 2022 para matanggap yung kabuuan. Magkano? 2,000. Ay, naku. Ewan ko sa inyo. Samantala, si Pangulong Duterte pinangaralan ang mahigit 300 na mga pulis na mga eskalawag. At ang kanilang choices, Bigara Belinda, tatlo lamang. Gusto ko yan. Okay. Ang una, maglinis kayo sa Pasig River. Ikalawa, magretiro. O di ba kaya, ikayo papayag para ma-assign sa Basilan. Mm-hmm. Of course, yung last choice, hindi nila pipiliin yun. Yes. Ah, doon na lang siguro sila ay maglinis sa Pasig River. Yes. Kahit papaano. Mm-hmm. Ah, at, pero marumi yung Pasig River. Yes. Ah. Ang problema niyan, baka ipainom sa kanila ni Duterte yung tubig mula sa isog galing sa Pasig River. Nakakatakot. Pero alam mo mga kabrigada, Attorney Khan, sa tingin ko dapat ang gagawin nila ay pipiliin nila ang linis Pasig. I think it's the best choice for them kasi in the first place, merong patutunguhan yung gagawin nila. Nakakatulong sila sa environment. At saka, kung magtrabaho naman sila, di ba nung nag-start pa sila sa kanilang career, dumaan naman sila sa kahirap-hirap na training. So, parang ganun pa rin yun. Pahirapan nilang sarili nila, pero meron namang patutunguhan yan. Eh kung mag-retiro naman sila, sana ay matanggap nila yung kanilang retirement benefit. Eh kung hindi. Yan yung problema. Oo. Sabagay, kung sakali man na iba ang or negatibo talaga, magiging kahinatnan, eh wala silang magawa.
Gagawa nila yan eh. Kumawa sila ng kalokohan at mga pulis kalawag sa naturingan at nakakahiya. Nadamay pa yung mga mabubuting miyembro ng PNP. Yun yung masaklap eh. Nandamay pa sila. Dahil sa kanilang mga kalukuhan, pati yung mga okay ang record ng mga pulis, ay nadamay ang biro mo. At dapat lang sila magdusa. Ang problema lang dyan, kapag napaglinis na sa Pasig River, ang question dyan ay magbabago na kaya sila. Di ba? Madadala na kaya sila at sasabihin nila, this time, gagawin na namin yung dapat gawin at hindi na kami sasama dyan sa mga illegal na gawain. Pero Attorney Khan, tanong ko lang, paano ba yan? Yun bang mga generals din na merong mga kasalanan? Nandun ba yun? Yun yung question. O yung mga pulis ng ordinary. Hindi kasama doon sa pinag-aralan ng Pangulo eh. Lumalabas na yung mga ultimo lang. Yes. Yun yung always question eh. Kaya nga, pati yung mga naturingang narco generals, nasa na ngayon? Nasa na sila? Nasa diba? 300 ba sila? Oh, lumalabas na hindi sila kasama doon eh. At lumalabas na yung mga ordinary na mga tao na sangkot sa illegal drugs, matagal nang napatay. Marami na, libo-libo na ang napatay sa kanila. Mm-hmm. Pero kapag mayamang ka, di ba? At medyo may posisyon ka, tila yata hanggang balita na lang eh. Subject ka sa ganitong klase mga legasyon, pero wala din nangyayari. Mm-hmm. Hanggang ngayon, malaya pa rin yung mga taong yun. Ang tanong ko, Attorney Khan, since abogado ka man, ano ba itong mga 300 na mga scalawag so-called na police people na to? Sila ba ay, na kasi ang sabi nito, administrative charges. Mm-hmm. Na-charge na ba sila? I just don't know, no, personally, kung ano na estado ng mga kasong yan. Pero, administratively charged. Ibig sabihin, wala pa rin sinasabing penal no, okay, na ng desisyon na sila ay guilty halimbawa, pero may pending charges sila. Mm-hmm. Presumably, at base sa aligasyon ng Pangulo, ito yung mga pasaway ng mga polis. Mm-hmm. On account only of, at least, na sila ay na-file lang ng administrative charges. Okay. Pero hindi natin alam kung talaga bang guilty lahat sila kasi meron namang mga, after all, na bawalang sala eh sa kanilang mga kaso. Pero again, ang presumption rito, kasi pinangaralan sila ng Pangulo, lumalabas na merong ginawang kabulastugan itong natura mga polis. Okay. At naway, magkaroon talaga ng tamang penalty. At kung ano man yung piliin nila, kung magretiro man sila, dapat magbagong buhay na sila. Mm-hmm. Sa balita international, Prime Minister ng United Kingdom hinihimok ng bansang Israel na magpataw ng sanksyon laban sa Iran. Dahil ito, Brigada Belinda, doon sa missile test ng Tehran-Iran. Mm-hmm. At alam naman natin itong Iran, talagang meron silang programa eh, tungkol sa nuclear weapons. Mm-hmm. Ang question, kung sakaling bibigay at pagbibigyan nga, ay itong hiling ng Israel mula sa UK na magpataw ng sanction laban dito sa Iran, makikinig naman kaya ang Iran. Yun yung tanong. That's right. At mga kabrigada, sa feeling ko naman, parang nanghihimasok na naman. Parang nanghihimasok na naman ang ibang bansa. Kaya nga na galit nga yung mga countries na talagang they are tagged and labeled as mga pasaway sa mundo or may pinaggagawang hindi tama kasi pinanghihimasukan palagi ang kanilang mga ginagawa. Tama. At alam natin na ang Israel, ang kakampi nito, ang aliado nito ang US. Mm-hmm. So gusto mangyari ng Israel na mag-follow suit itong UK at gawin din yung ginagawa ng US. Mm-hmm. Na sawayin at pakialaman at i-criticize itong ginagawa halimbawa ng Iran. Pero alam mo, sa isang banda, talagang itong Iran, stubborn din eh. Yes. Lumalabas na pareho rito sa North Korea, talagang naninindigan na hindi sila pwedeng pakialaman sa kanilang mga desisyon. Lalong-lalo na sa isang internal affair o issue katulad nito. Mm-hmm. At saka mga kabrigada, alam naman natin yung history ng Iran. Mm. Talagang ganun sila, para yan silang mga loose canon. Parang parang meron silang sariling mundo. Hindi po ba? Yun ang panahon na meron silang, di ba naalala mo many years back na medyo kabataan ko pa na meron silang gihold hostage doon sa kanilang embassy na mga Amerikano sa embassy ng Amerika doon sa Iran mismo na talagang it took many weeks para makuha po yun. So makita po natin nga yung Iran talaga merong sariling paninindigan at mga matatapang. Kaya ayaw nilang pakialaman yung kanilang pulisiya, lalo na itong nakikialam na naman ang bansang, hindi naman nakikialam pa ang bansang Britanya, pero gusto ng Israel at hinihimok na makialam na katulad ng ginawa ng Amerika. Never heard lang ang UK na talagang
hindi pala sa US ba ang kumakialam ay talaga matindi. Yes. At of course, mag-iisip itong Prime Minister ng UK kung pabibigyan itong hiling ng Israel. Mm-hmm. Kasi of course, yung posibilidad ng re-rest back ang Iran laban sa UK, kung sakaling kumampi sila dito sa Israel, eh nandyan lang eh. Mm-hmm. Kaya ito si Theresa May, Prime Minister ng UK, ang alam ko rito talagang pag-aaralan ito mabuti at hindi agad kakagat dito sa hiling ng Israel. Otherwise, baka yung repercussions nito, baka hindi nila mapigilan. Mm-hmm. Ang tingin ko sa mga English, mga British, napakalawak ng paningin nila sa mga bagay-bagay. Hindi sila nadala kung sa bagay, hindi sila nadadala kung sa bagay ang Amerika. Ang gusto nila, sila ang leader eh. Mm. Di ba? Leader sila against the war on terrorism. Yeah. So, parang gusto nilang manguna palagi. At take note, merong mga sariling internal problems ang UK na kailangan atupagin. Mm-hmm. Ah, dahil doon silang kanilang pag-exit, Brigada Belinda, yes. Brexit na tinatawag. Mm-hmm. At maraming mga problema pagkatapos na mag-assume into office itong si Theresa May. So, the list of their concerns, itong problema ng missile test dyan sa Iran. Oo. Ang kanilang magiging focus ngayon, yung kanilang sariling mga problema. Right. Samantala, ang media, nasa likod umano ng pagpapakalat ng peking balita ayon kay US President Donald Trump. Hindi pa rin pala nakaka-get over si Trump ha. Nung panahon ng kampanya hanggang sa bago magka-eleksyon at pagkatapos ng eleksyon, ang banat ni Trump laban sa mga miyembro ng media sa US matindi. Hanggang ngayon binabanatan pa rin kasi nga ipinalabas ngayon ng media sa US na si Trump so far ang may pinakamababang approval rating kung ikukumpara doon sa ibang naging presidente dati ng US. Mm-hmm. Kaya galit si Trump eh. Mm-hmm. Peke na yung mga balitang yun. Hindi totoo na siya yung may pinakamababang approval rating. What do you say? Hindi kasi niya matanggap na hindi siya in or friend with the media kasi nga he's a media mogul, hindi ba? He's a business person, meron siyang mga shows at talagang nagre-rate sa TV yung kanyang mga tinatawag na reality shows. Mm-hmm. So ibig sabihin parang sa isip niya, ako gumagawa ng reality show, media mogul, tapos sasabihin yung very low ang aking approval rating. I think that he's still in denial that he's a very unpopular president. Pero yung fact na baka adulterated or manipulated itong mga resulta ng mga surveys na ito. Mm-hmm. Hindi kaya may ganitong anggulo at posibleng may point din ito si Trump? Pwede. Mm-hmm. Pero sa tingin ko kasi, Attorney Khan, kahit pa hindi niya pakinggan yung sinasabi ng media, kahit tingnan lang niya ang nangyayari sa Amerika ngayon, makikita naman niya, masisense naman niya na may mga pangyayari talaga ngayon na sa tingin ko ay hindi nangyayari sa ibang mga administrasyon. Siyempre, may election hangover pa eh. Yes. Shock pa rin sila na talagang, uy, si Trump na pala talaga ang presidente natin. So, dapat intindihin yun ni Trump. Mm-hmm. Kung ako ang tatanungin, unsolicited advice, Miguel Melinda, mabuti pa ang gawin ni Trump, magtrabaho na lang siya. At prove them wrong na that's siya right. Eh hindi yung right choice, di ba? Mm-hmm. At pakita niya sa mga Amerikano na talagang worth it na siya ang binoto into position. Mm-hmm. Di ba? Ganoon lang naman yun eh. At hayaan na niya kung ano yung mga, halimbawa, resulta ng surveys. At eventually, kapag nagkaroon siya ng magandang track record, tataas din kahit paano yung kanyang approval rating. Dagdag ko lang, Attorney Khan, hindi ba ang ginawa niya na this week, ang ginawa niya ay nag-issue siya ng travel ban? Mm. Pagkatapos, ang korte nag-desisyon na i-overturn yun. Alright. O isa yun sa mga ginagawa niyang hindi talaga maganda sa mga tao at talagang does not score him points with the media. Mm. Eh, natataka pa siya. At ang predicament ngayon, maninindigan ba siya sa mga gusto niya personally? Yes. Para sa mga Amerikano, para sa US? Or makikinig siya kung ano yung mas, halimbawa, mabibigat na yung pabor sa mga tao tungkol sa mga issue na yan? Or pakikinggan niya ba at pagbibigyan kung ano yung popular sentiment? Yun yung tanong eh. Mm-hmm. At kung sakali man na piliin niya yung kanyang personal na kagustuhan, eh depende na lang yan later on kung paano tatanggapin ng mga Amerikano. At kung sakali man negatibo ang pagtanggap, eh tanggapin din niya yung katotohanan right, na talagang right. Hindi nga siya babango sa mata ng mga Amerikano. Yes, I agree. Ito yung mga opinion lamang sa mga isyong kailangan bigyan ng pansin. Mga pangyayaring di dapat baliwalain at kailangan tayong makabihagi. Ito ang Opinion.